Nag-post ito si Carlos, si Kaloy. Pinost siya ng kanyang girlfriend na minakita na maganda ang bag sa kanyang katawan. Talaga, nakapost talaga siya. Impluensya nino to. Siyempre, nung lagi niyang kasama, si Golden Girl. Yes, si Chloe. Oh, utu-utu daw si Kaloy. Oh. Sunod ng sunod. Bono sabihin. Ay, Chloe, San Jose. Eh, parang totoo naman. To yung tungkol kay Carlos Yulo. Alam mo nung una kasi, nag-post ito si Carlos. Si Kaloy. Pinost siya ng kanyang girlfriend na minakita na maganda ang bag sa kanyang katawan. Talaga, nakapost talaga siya. O parang maraming nga nagsasabi ito, ay hindi na siya ngayon ano, hindi na siya ngayon na ulit na gymnast, kundi model na siya ngayon ng mga bag. Naka-ano siya dito. Talagang ano, tapos mayroon pang, yung pangalawa niyang na nag-post siya doon na paiyak-iyak siya na ano, yung tungkol doon sa mandol sa lab na walang ano, yung sa gandang interview. Oh. So, nawala sino yung umiiyak? Ano, hindi, sila kasi diba yung nawala yung isang commercial na dapat ibibigay sa kanya. Oh. Oo, yun diba yung isang pang-inumin na pang-bata? Oh. O kasi parang nasaktan sila doon na siyempre dapat, kasi diba simulang bata pa siya, siya na talaga ang endorser noon. Tapos nung lumaki na yun, nawala yung bata. Hindi, kasi ang katwiran naman ng ahensya at kahit tayo ang may-ari ng produkto, ang namimili, ang nagsishopping, ang nagpupunta sa mga supermarket, mga nanay. Pero dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay, nag-isip naman siyempre ahensya na ang kunin ay iba at huwag siya. Oh, ayun, okay. Oh, katama. Tapos ito na ngayon, hindi siyempre, marami na ang lumampas ng mga kwento tungkol kay Carlos Yolo. Kasi di ba, huwag natin doon sa tawagin na kalun. Okay. Ah, magagalit si Tita. Oo, magagalit si Tita. Ngayon ito na, nung kamakailan lang, nagulat na naman yung mga tao kasi nga, pinost na siya daw ay isa ng reserve officer ng Philippine Navy. Damay mo na kay General Jude Estrada. Ay, oo, si General Philippine Air Force. Si General Jude Estrada naman, alam mo di ba dating Major Set? Ah, Colonel. Tapos na ano siya, na-promote siya ngayon, isa na siyang general ng Philippine Air Force. Wow. Ayun, di ba si General Jude, kilala mo. Eh, pero yung sinalihan na reserve officer ni Kaloy, hindi mo alam. Ay, kasi hindi ko siya makikita. Bakit? Ay, kasi di ba, pag sinabi natin kasi military, di ba may ano yon sa height, una-una yon may question yung height, di ba? Pati pa siya sa requirement, yung ba meron naman talaga? Oo, may height yun na kailangan. Siguro 5'6 or 5'7 in height, di ba? Tapos mga ganyan. Huli na lang yung... Ano akala mo kay Kaloy? Anong 5 flat? Di ba parang 4 lang siya? Hoy! Pagka-4, ano ka ba? Ito. Ako nga 5 na eh. Oo. Ito grade 5? Hoy, si Ate Gay naman, 5 flat din siya, di ba? 4'11. Oh, 4'11, almost 5 na. Oo, kasi di ba, talagang ganyan kasi nagulat yung mga ano. Kaya, doon naman nasimula na, nabas na naman siya. At bagay sa kanya, yung uniform ng Philippine Navy. Okay, sa doon sa ano? Sa crop top. Yung crop top, okay lang yan. Kasi alam mo naman, nauso naman yung last year yan. Lalo sa Amerika. Pero may binabagayan, matatangkad na lalaki. Tumami nga mga tao kasi, pire mo, gold medalist natin, bigla mo nakitaan ng crop top. At yung crop top talaga, yung sexy talaga, yung feet. Tan talaga pwede na makraplap na diretso maluwag sana mas ano. Oh, di ba yung mga tunay na lalaki talaga? Ay, oh, may tali pa. Tinatali lang yung kanya talaga. Sexy talaga. Hindi impluwensya nino to. Syempre, yung lagi niyang kasama. Ay, oh, yung kanya ano, si Golden Girl. Yes, si Chloe. Oo, si Chloe. Sino si ikaw, Chloe? Kung ano yung mga tinuturo mo? Oo. Kasi di ba, sabi nga ni Chloe, di ba? Siya ang nagtuturo ng mental health. Siya nag-aalaga ng mental health ni Carlos Yolo. Pero sabi niya napaka-toxic daw ng social media. Sabi niya kasi daw lahat na lang pinapansin sa kanila. Eh kundi ka naman, di ba? Kung wala kayo ipinakikita, hindi toxic ang social media. Toxic lang kapag may napapansin sa inyo. Katulad mo, nagdamit-damit ka ba naman na nage-hello ang iyong mga nipples. Kaya ngayon, sa inyo sa Australia, eh, hindi pinapansin yan. Kulturang Pilipino, ang mga babae, naglalagay pa ng band-aid. Di ba? Kaya lang makita, kanilang naghuhumindig na dibdib. Yes. Oh. Kaya tuloy, sinabihan tuloy si Kaloy na ututo. Oo, ututo daw si Kaloy. Sunod ng sunod. Bono sabihin. Ay, Chloe, San Jose. Eh, parang totoo naman. Ay, totoo naman. Di ba? So pag sinabi, tumalun ka sa ilong. At saka yung mga TikTok nila, sayaw na sayaw sa ilong dalawa. Parang, alam mo, huwag naman sanang ikasama ng loob, ano, ng mga nagmamahal kay Kaloy. Parang nakapasikar ba, Judge? Hindi, pagka kasi nagsasayaw siya. Oo. Sa gymnastics, okay. Pero pag ano? Pero pag nagsasayaw, sorry ah, baka isang araw, mabalitaan na lang natin. Nagkukulutan niyan dalawa na yan. Diba? Baka nagkukulutan na. Nagkukulutan, pero may ano, may twist, nakasplit. Oo. Hindi kasi siya, pag nakita mo sa TikTok, sexy siya sumayaw. Oo. Kung napaka-sexy ka, lalo na yung kay Sarah G, di ba, na, ano, na, naging viral. Maybe this time. Oo. Ganun siya si Kaloy. Maybe this time we'll love.
alam pa. Sexy pa kay Chloe. Mas sexy pa kay Chloe. Si Chloe nga parang matigas pa yung katawan. Ang ano lang dyan eh, kung hindi kasi sikat kinabog sila. Kinabog si Havana. Ay, Havana ng Havana. Oo, oh, diba? Kinabog si Havana. Oh. Mayor, are you telling the truth? Oo, oh, kasi napapanood po siyempre sa TikTok. Oh. Eh. Paano magsayaw si Chloe? Maybe this time. Oh, ay, kumakambyo. Oh, may mga panyo. Naku, teka. Ayoko yan, yung ganyan. Baka magkatotoo na naman. Sa pantahan ng marami. Oh. Diba? Hindi naman po natin minamaliit kung maging miyembro man po ng LGBTQIA community. Ang sino man, wala pong masama. Hinahangaan po natin sila at wala po silang ginagawang palso sa ating bayan. Nakatutulong pa nga sila. Pero marami nagtatanong, ba't nagkaganyan na si Chloe? Diba? At hindi na natin ito mapipigilan lahat ng komento ng mga kababayan natin kasi nanibago sila sa ginagawa ni Chloe. Diba? Kung hindi lang sila sikat, kahit na maganyang-ganyan sila, sa pag-usapan niya. Baka alam ng publiko sa kanila. Pero dahil dalawang gintong medalya po ang inuwi niya sa Pilipinas at siya ay ating sinasaluduhan, pinagmamalaki natin siya. Ayan, lahat na lang na itinuturo ni Chloe sa kanya, napapansin. Ayun na nga eh. Diba? Paano kasi si Chloe kasi nag-aagaw ng limelight eh. Diba? Oo, eh, gusto niya kasi makapokus sa kanya. Toxic daw ang social media. Kung di nga sa social media, hindi naman siya makikilala. Ay, pero ito pa, ayaw niya daw mag-artista. Ay, ha? Oo. Talaga lang ha? Ayaw daw yung artista. Ayaw niya. Habana! Habana! Maybe this time. Maybe. Ayan. Ang galing ni attorney at ni mayor. Talaga rin naman, di ba? Judge, puskan mo na! I still don't want because I am not a book. Ayaw! Nakakaloka talaga. Ito po, dinadaan lang po natin ito sa halakakan. Pero seryoso po ito. Seryoso ito dahil parang hindi na pinahahalagahan ni Chloe San Jose kung ano ang tatak na ibinigay ni Carlos Yulo sa ating bayan. Di ba? Yun yun. Bakit naman itong lalaking to? Sunod na sunod. Anong tawag sa ganun? Ay, siyempre, uto-uto. Di ba pag-ibig yun? Kasama na yun doon, di ba? Pagka nagmahal siya kasi, di ba, yung sinasabi nga, pagka nagmahal ka, iiwanan mo na ang lahat, di ba? Leon Antigri ang aking kaaway para makamtang ko lang si Inday. Di ba, ganon? Ang dami pinagdaanan, si Inday lang pala. Inday kasabihan sa kanila yun eh. Ay, ganun ba yun? Kailongo, ganon. Tatalikuran ng lahat, makamit ka lamang. Parang ganon. Ay, naku na. Yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!